Yan. Hello mga manay, mga be, maayong hapon diri sa Saudi o maayong kagabion sa Pilipinas. Okay, meron lang akong isi-share sa inyo na kwento na kakatawa. Hindi ko alam kung matawa kayo dito, basta ako natatawa ako dito. Okay, maybe Lintumbo po, aka Manay Kikay. Please like and share my video and please subscribe my channel. Maybelline Tombo po, YouTube channel ko po. So ito, meron akong kwento. Sa dihang naranasan ko to dito sa amo ko. Yung iba naman, yung ibang kwento ko, yung ibang mga helper naman na nakaranas dito sa Saudi. So ito, sa dihang nagsusweldo ako noon, nung bago lang ako dito, sabi ko, Madam Manawadi Pulos, Philippines. So sabi niya, Mita, kailan daw? Sabi ko, yung, sabi ko ngayong araw na to, sabi niya, okay. Sa dihang dumating ang amo ko, sabi niya, ilbas abaya. So, ngayon, nagsuot na ako ng costume kong pang black lady, mga manay. So, yun, nagsuot na ako. Biglang bumaba kami sa baba. Tapos, umupo muna kami kasi may inaantay kami. Tumatawag siya, tapos may inaantay kami. Bigla niyang sinabi, sabi niya, maybe, shway. So, ibig sabihin, pag ganyang, shway, wait lang, ganon, sandali, pang ganon. Tapos, bigla niyang sinabi, sabi ko, okay, sabi niya, wait, kasi, yung doorbell, angry. Napanganga tuloy ako, ha? Ang doorbell, na angry. Nanganga ako, no, nakatingin sa kanya. Sabi ko, ha? Sabi niya, naintindan mo ba ako? Sabi ko, hindi. Pero nagigits ko na kung ano yung ibig sabihin niya. Bigla niyang sinabi, yung doorbell, angry. Sabi ko, sisip-sip, paano kami makapapadala nito kung yung doorbell, angry. Tapos, bigla niyang sinabi, naintindihan mo ba ako? Sabi ko, hindi. Sabi niya, ganito ang pagkasabi niya muna yung mga B.O. Sabi niya, yung doorbell, angry. Ganon ang pagkasabi niya. Sabi ko, okay. So, alam ko, gets ko na yun. Na ibig sabihin niya dun sa doorbell is driver. Ang driver niya is doorbell. Dun, natatawa ako. So, super natatawa ako, no? Hindi ko mapigilan talaga yung tawa ko talaga. Hindi ko mapigilan dun. Tanong tumatawa ako. Tapos, ito pa. Aalis siya. Hindi lang ako ang naka-experience nito dito sa Saudi. Aalis ang amo. Tapos, sabihin, I'm go out. So, eat all my kids na. Saan kayo yan? Eat all my kids. Nagiging zombie na kayo. Nagiging manananggal na kayo. Pagdating nyo dito sa Saudi, samantalang tao lang kayo galing sa Pinas, manananggal na kayo. So, ang ibig sabihin nun, sinabihan na, eat all my kids. Ako lalabas, pakainin mo yung mga anak ko. Yun ang pagkasabi dapat. Yun ang sinabi, eat all my kids. E di, manananggal ka na, zombie ka pa. Diyos ko, may yun sa pareha. Yan mga tawa rin sa ngipin ko. Tapos, eto pa. Sabi niya, hindi ako naka-experience nito. Yung kasama ko sa baba ang naka-experience nito. Lahat ng mga kwento ko, alam kong mga ibang maid naka-experience nito dito sa Saudi. Ganito ang pagkasabi. Get the car bridge and go out. Get the car bridge and go out. Saan tayo kukuha ng car at saka bridge? Yung tulay. Saan natin kukunin yon mga manay, mga be? So, kukunin daw yung car at saka bridge. Labas daw. Na. Asa tamang ngitaan na karun? Ng car at saka tulay? Asa tamang ngitaan na karun? Get the car bridge and go out. Kunin mo yung mga kukunin ko daw. Tapos ilabas. Paano tayo niyan? Makakaintindi. Kayo mga manay, mga be. Mabuang jud mo diri. Kung kamo diri sa sitwasyon na mabuang jud mo. Kaya mabuang jud mo sa ilang mga English. Lalo na rin ako na hindi marunong masyado makaintindi sa English. Mabuang gapil. Pag mo nang pagulig Pilipinas, anak na giyod. Samot na wala pa'y kaon ang ubang helper dito. Tapos inyana pa ang pagsalita ng mga amo, na pa'y pasigaw na ang istorya. Samot mabuang jud mga manay mga be. Mauna, muli ang ubang helper. Mga tuliling na giyod, kaya wala pa'y kaon. Nagka-problema pa sa istorya, kaya di makasabot. Ago, ako tabang pa sa ilua. Tapos ito pa. Ito pa ang amo aalis. Sasabihin na naman sa'yo. I'm go out. I'm shopping.
Eat all things my home. If you hungry. Ala. Eat all fresh talaja. No muskila, no brumblum. Yan ang pagkasabi. Ako'y sabi dun, ako'y lalabas, magsa-shopping. So kung anong gusto mong kainin sa bahay ko, kainin mo, nandun sa ref at saka sa talaja ang pagkain. So, paano ang pagkasabi ng amo? Eat all things my home. Eat all things my home if you hungry. Fresh and talaja. Yun ang pagkasabi. So, ngayon, kakainin mo lahat ng gamit niya sa bahay para pag-uwi niya, wala na ba? Eh, saka paano mo kakainin yung lahat? Ang dami-dami, di mo maubos yun. Nakakatawa. Nakakatawa talaga, mga manay, mga bay. So, yun. Ganun ang mga experience namin dito, mga OFW. Kailangan namin gamitin ang utak namin. Kung naging bobo kami sa Pilipinas, naging matalino kami dito. Alam niyo kung bakit? Kailangan namin pick upin lahat ng mga sinasabi ng amo namin kasi dahil nga, hirap sila mag-English dito. So, kailangan mong intindihin lahat ng mga sinasabi. Pasok mo lahat sa utok niya na kailangan maging advanced ka kung ano yung sinasabi niya. Kasi kung di mo magawa yung papagalitan ka pa. Papagalitan sa sabihin kapag gabiya himara. So, ibig sabihin ng gabiya himara, bobo ka, tanga ka. Yun, sasabihan ka ng ganun. Ito ang pinaka, itong ikapinto ko sa inyo ngayon, ito yung pinaka funny memory experience ko sa amo ko. Ito. So, di ako kumakain kami tang gabi na yun. Tapos, biglang nagsigaw amo ko, akala ko may sunog, tinuklaw ba siya ng lupong dito sa bahay nila, no? Anong nangyari? Nalaglag ba yung anak niya? Hindi ko alam kung anong nangyari, no? Biglang sumigaw. Eh, ako dali-dali ng hugas dun sa baba kasi ang dami kong hugas yun nung time na yun. Biglang sumigaw, Mebe! O, ganun, Mebe! Takale! Biglang ganun, takale! So, sabi ko naman, oh, naam! Lesh! Sabi ko, bakit? Biglang sinabi, Bibrid! Sawi, chua! Get the bread in, get out! Hala! Hindi ko naintindihan. Ngayon, sabi ko, so kailangan mo pala ng tinapay, bibigyan kita ng tinapay, ilalabas mo. Kasi ang iniisip ko, pagkain yun sa langgam. So, get the bread and go outside. Oh, ngayon, sabi ko, sige, kukunin ko yung tinapay kasi ilalabas ko. Sabi niya, no, baby, no. Sabi niya, sabi ko, ano ba yun? Sabi mo bread. Sabi niya, no, be bread. Sawi juwa, get and put outside. Yan ang pagkasabi. Nanganga ako, saan ba yung bread, saan ba? Tapos tinuturo niya dun sa dulo. Mayroon silang ano dito, yung halaman na plastic. So dun pala, nagtatago ang langgam. Diyos ko mio. Tapos di ko talaga siya naintindihan kaya hindi ko naman alam kung ano yung pumasok, kung may pumasok bang langgam sa bahay nila. Hindi ko talaga naintindihan, mga manay, mga be. Hindi ko talaga naintindihan. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, hina. Sabi niya, nandyan. Sabi niya, get the bread and put outside. So yun, sabi niya, mabuang na ko, katawa ko. Sabi niya, maybe. Pibred. Oh, meron daw tinapay. Nagplay-play. Agoy ang bread nagplay-play. Nisudod sa nagpasok sa loob ng bahay. So, sa ngayon, mabuang ko katawa mga manay, mga be. Kay kabalumuan sa iyong giingon na bread, nagplay-play. Ang langgam, nakagamay-gamay. Mura siyag na wadag utok. Kay natakot, super. Mabuang ko katawa sa bread na nagplay-play. Baby bread nagplay-play kina. Oh, 'di ba? Nakakatawa. Ito yung pinaka funny experience ko sa amo ko. Memory ko talaga. Kahit malungkot ako, hindi ko 'to makalimutan kasi maiisip ko yung bread nagplay-play. Just ko miyo tabang. Mo na akong experience diri sa. Hindi lang ako naman ang naka-experience nito, mama na yung mga be. Alam ko lahat ng mga OFW dito sa Middle East, lalo na dito sa Saudi, experience talagang mga ganyang bagay. Napakakain mo yung anak nila, eat all my kids,
get the car brides out. Yung doorbell, the doorbell is angry, imbes ang driver na hungry, na himong angry. So yun yung mga experience namin dito mga manay, mga be. Kaya yung iba dyan nagsasabi ng mga bulok, mga bobo ang mga OFW. Paano nang sabi mga bobo kami, naiintindihan nga namin amo namin eh, 'di ba? So sino yung maka-experience nito? Pa-like and share po. And please don't forget to subscribe my channel. So yun po yung kwento ko ngayong araw na to. Salamat sa papanood. So natatawa ako sa mga kwento ko. Kasi yung bread, nag-fly. So get the bread, maybe. Get and put outside. So yun. Hello. Bye mga manay, mga best. So thank you for watching. Ayan, natatawa ako sa mga kwento ko. Don't forget to subscribe my channel, mga manay, mga babe. Please, love you. Bye-bye. God bless all.